Magandang araw po muli sa inyo lahat mga guys, mga farmers. Welcome back po ulit sa ating channel. Sa video nito, kung makapansin po ninyo, nandito po ulit tayo sa ating pong mga tanim. Dito po sa likod po ng aming bahay. At sa ngayon po ay tag-araw nga po ang season po natin. Dito sa atin po sa Pilipinas ay matagal na pong hindi nakakaranas ng ulan. Pero meron po akong nababalitaan na ibang lugar na nakakatikim na po sila ng ulan. Ilang beses na po silang nakakatikim ng ulan. Pero dito po sa aming lugar, dito po sa Batangas, ay matagal na pong hindi umuulan. Kaya kung mapapansin po ninyo, ang atin pong mga tanim, yan po sa may gawin ng likuran po natin, yan po, ay nagdadamdam dahil sa matagal na nga pong hindi nakakaranas ng ulan dito po sa amin. At bagaman ganyan, green pa rin po ang kanila pong mga dahon ay dahil sa tayo ay nagdidilig sa kanila ng tubig. Pero hindi naman sapat ang atin pong itinidilig sa kanila. At ang kailangan po nila ay totally basa po talaga ang lupa. Dahil sa dito nga po sa aming lugar sa Batangas ay may parte na mahirap po sa tubig. Ito nga pong lugar po namin ay isa po sa ang tubig ay binibili po namin ang tubig po rito sa amin. Dumadaan niya po sa barangay Waterworks na kailangan na bawat tubig ay bayaran para tayo nga po ay magkaroon ng tubig. Ngayon kung ito po ay didiligan po natin ng sapat sa kanyang pangangailangan, ay malaki po ang magugugol po natin para magkaroon po tayo ng sapat na tubig, mga guys, mga farmers. Yan po. Pero bagaman ganon, matagal na hindi po tayo nakakaranas ng ulan dito sa amin, sa lugar namin dito sa Batangas, ay nagagawa pa rin po natin panatilihin mga green pa rin po ang kanilang mga dahon, yung atin pong mga halaman. Yan po, kung mapansin po ninyo, sa may gawing likuran po natin. Dahil sa yan nga po ay tinatyaga po natin na madiligan tuwing makalawa or sa loob po na isang linggo ay dalawang beses. Yan po. Kaya po napanatili po natin na ganyan na pag-green ang kanila pong mga dahon. At dahil na rin siguro sa paggamit natin ng mga organic fertilizer ay ganyan po yung epekto po sa kanila. Napapanatili po natin na green pa rin po ang kanila pong mga dahon. Yan po. Kaya maganda po talaga na gumamit po tayo ng mga organic fertilizer. Yan po. Yan pong mga animal manure. Yan po, maganda po yan sa ating pong mga halaman. Dahil sa napapanatili nga po niyang green ang kanila pong mga dahon. Yan po. Lalo-lalo na kung madidilingan po natin. Kaya ngayon po, ang ibabahagi po sa inyo ay yung pong ilang pong mga ginagawa ko po para masolusyonan nga po yung matagal na tag-araw at matagal na nga po tayong hindi nakaranas ng ulan dito sa ulan na po dito po sa lugar namin dito sa Batangas. Ay kailangan i-save po natin yung mga tanim po natin sa pamamagitan po ng gagawin po natin na pagka-cultivate at paglilinis po sa kanila. At pagkatapos po ay didiligan po natin sila para sila po ay manatiling masigla. At dahil sa sila nga po ay marami na rin pong mga buko, lalong-lalo po yung ating pong tanim na kalamansi, yan po sa may gawing likuran po natin, ay napakarami na nga po ng kanilang mga buko na kung hindi po natin sila susuportahan sa pagdidilig o sa pagdidilig sa kanila yung makalawa o sa loob po ng isang linggo ay dalawang beses, na marami naman po yung didilig natin sa kanila, ay masasayang po yung kanila pong mga bulaklak at kanila pong mga buko.
At ang iba po ay malalaki na nga po ang kanilang bunga. Ayan po. Kaya yan po yung ating pong gagawin ngayon. Maging sa iba po na nating mga tanim na halaman, po nasa may gulong likuran po natin, ay ganyan din po yung ating gagawin. Dilinisan po natin sila. Ayan po mga guys, mga farmers, sana isamahan niyo pong muli ako sa ating pong mga gagawin.
Thank you.